So I have here in my possession the results of the polygraph exams. And with the permission of my colleagues here, siguro para to divide the labor here, the committee will assign to the two gentlemen present in this committee hearing or members of this committee. I'm now referring to the Ruiz Coppol. So siguro if Senator Padilla, Senator Estrada can handle the husband's polygraph examination, which you have in your possession, and then Senator Tulfo, in the interest of time, will handle the polygraph results of the wife, Mrs. Ruiz, the role of this committee would be abbreviated. If the gentleman can concur with the chair, I now give the floor to Mr. Sino Chair, pwede ako mauna kasi si marami na ako nag-antay na hearing. Siguro ang ibibigay ko sa iyo yung tungkol kay, if you have in your possession, the results of Mrs. Ruiz. According to age, Mr. Chair. Mrs. Ruiz, and then ang pwede niyo pong tanungin, Senator Tulfo, since this is an official document, pwede niyo tanungin yung nag-conduct ng examination na tinanong natin. Hindi na, Mr. Chair. Nakita ko naman yung kanyang credibility. Nakita ko na yung kanyang qualification. Pwede, so I don't have to question them. So focus on Mrs. Ruiz. Senator Estrada will focus on Mr. Ruiz. And then if you're done with your questioning, we'll let Senator Estrada jump in. Pero bago lahat, Mr. Chair, meron na akong kikwento na reliable talaga ang lie detector test, polygraph test. Depende kung sinong agency ang gumagawa. Of course, in this case, NBI, mas lalo pa para sa akin. Although meron akong, pag meron akong kailangan ipa-polygraph test sa programa ko, Truth Verifier yung in-hire namin, which is also a very credible agency sa detector test. Ikikwento ko lang po, recently meron pong isang pamilya minasaker, yung misis, pinatay ng tadtad na saksak kasama yung kanyang dalawang anak. Okay? And then, na-interview ko po yung mister. Sinabi niya na wala siyang kinalaman doon sa krimen. Bakit niya gagawin yun? Eh, bakit niya papatayin yung kanyang nanay, ay yung kanyang misis at yung kanyang mga anak? Imamasaker niya. Hanggang sa yung mga police blanco, they don't know kung sino yung suspect. Nung lie detector test ko po, yung si Mister, nung makita ng mga police na deceptive siya, doon nagkaroon ng idea yung police kung paano nila atakihin yung pag-imbestiga. So ang ginawa ng mga police, pinareenact yung father nung padre ni pamilya at doon nahuli siya. And because of the lie detector test, inamin ng kapulisan nang dahil po sa inyo, Mr. Tulfo, nung hinamon mo ng lie detector test si Mr. at pumayag, doon namin siya nakahon. Pero kung hindi dahil sa lie detector test, hindi namin siya makahon dahil lie to, sobrang kasinungalingan parang ginagawa nito. Kumbaga, matindi sa pagsisinungaling yung mister kasi palagi niya sinasabi, bakit ko imamasaker yung misis ko at dalawang anak ko? Why would I do that? Hindi pa naman ako si Raulo. Pero dahil sa lie detector test, nakahon siya. Now, having said that, ano sa palagay mo, pasado ka o hindi? Hula mo. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Hindi nga, ang tanong ko lang, sa palagay mo, ikaw ba'y pumasa o bumagsa? Yun lang sagutin mo. Basta po ang sa akin. Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo, anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsa? Opo, pumasa po. Pumasa. Po, matanong ko lang, with your indulgence. Noong po kayo ay sumailalim sa lie detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po. Si Attorney Mortel lang po ang nandoon. Attorney Mortel? Opo. So, wala yung abogado nyo sa loob? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Pero may abogado nandoon, yung committee chairman, yung committee secretary? Papirma lang noon. Okay, go ahead. And upon your request, kasi sa ngalan ng patas na pag-ihiring dito, diba? Ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers. And then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Maliwanag. Ikaw lang, tapos akit na ako. Lumilitaw dito
na ikaw ay deceptive, ikaw ay nagsisinungaling, bumagsak ka. Tulfo, in the interest of fairness and in the presence of the Commission on Human Rights, the chairman is directing the committee secretary to furnish a copy of the polygraph results to the council of the Ruiz couple. Para alam nyo po yung pinag-uusapan, patas po dito sa committee ito, bibigyan po kayo ng resulta, official result ng polygraph examinations. Comsec, pakibigay na. Tuloy nyo po, Senator Tulfo. So, yun siya sabi kanina, nung pagpasok ko rito, ang dami tayong mga witnesses, ang dami natin pinag-usapan, pag ilang araw natin hearing, ang bottom line dito is, kung ikaw ba ay sinungaling o hindi, eto na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa masusunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya pati ito mga kulong. So ito magpapatunay na ikaw ay nagsisinungaling. Period. Nakwento ko na, dagdag ulit, medyo backtrack ulit. Sinabi ko lang kanina, Mr. Chair, meron ako isang case na nasolve ko, massacre ng isang family ng dahil sa lie detector test. Dahil sa lie detector test, yung police alam nila kung paano atakihin yung pag-iimbestiga, nakahon hanggang sa Mr. Chair umamin yung padre di pamilya na pinatay niya yung kanyang mag-iina dahil sa selos. Yun yun. Okay? Yun lang po, Mr. Chair. Salamat, Mr. Estrada, Senator Estrada. Mr. Chair. Salamat po. If I can cite the pertinent provision of the lie detector result, this is polygraph report 2023-046-C, signed by John Greg Ferran, polygraph examiner, and reviewed and approved by Mr. Basilio, and approved by Assistant Director Romel Papa. Ang nakalagay po dito, and then before that, yung pong abogado nyo nando nung first attempt ng polygraph. Wala po, Your Honor. And then nakadalawang attempt yun eh. Yung, di ba, yung una, yung masamang pakaramdam o kinabukasan. Yung, wala po. Yung una, wala rin. Wala po. So, tatanungin ko ngayon ang NBI, ano pong ibig sabihin ng indicative of deceptions? Who can answer this? Well, how do you explain this in layman's language? So yung ibig sabihin po, Your Honor, sa Tagalog, ang ibig pong sabihin, nagsisinungaling po yung subject nung ibigay po yung mga tanong na nabanggit po sa report. Ano ba yung tanong? Kung ikaw na magbasa? O... So dito po, Your Honor, sa polygraph test ni Franilyn Ruiz, yung mga tinanong po sa kanya na nagsisinungaling siya ay ito po. Totoo bang lahat ang mga akusasyon o paratang laban sa iyo ni Ate LB Vergara? Sagot? Ang sagot po niya ay hindi po, pero meron po siya ditong deceptive reaction. Yung pangalawa, okay. Ikaw ano ba mismo? Mabalik ko lang sa tanong ni Senator, if I, with the permission of the chair, mabalik ko lang sa tanong ni Senator Francis. Ano ibig sabihin nung indicative of deception? Ano naging reaction niya nung tinanong mo siya? Nagkaroon po, sa polygraph tracing segment mo kasi, Your Honor, meron po silang apat na klase ng tracing segment. Isa po yung average tracing segment, yung sunod po ay reaction tracing, pangatlo po ay relief tracing, at saka yung pang-apat po ay distortion tracing. Pagka po ang subject ay nagsasabi ng totoo, usually po makikita doon yung tinatawag na average tracing. Average tracing? Yes po. Tracing? Yes po. Ang ibig po sabihin nito, ito po yung kanyang normal na tracing segment.